Yung may mga trabaho, palaganan lang natin ang ating trabaho. At least, hindi tayo nahirapan na may kita tayo buwan-buwan. Kaya thankful tayo sa lahat na mayroon tayong trabaho. Kasi yung iba sa Pilipinas, wala din trabaho at marami na rin nagugutom. Today's video, i-share ko sa inyo kung magkano yung salary ng Taiwan bilang caretaker. Kasi yung caretaker at saka, tawag nito, factory. Iba naman yung sahod ng factory worker at sa kaysa caretaker. Yung caretaker, medyo mababa yung salary namin, yung ano naman. Pero depende yun sa, ano tawag nito? Depende din yun sa kanilang company. Kung maganda yung company na pasukan, yan, malaki yung sahod. Pero pag hindi naman, yun, ano din, medyo mataas din yung caretaker. Kasi kami, libre lahat sa bahay, pagkain namin. Pero yung, ano naman, yung factory worker, nagbabayad ng dorm, nagbabayad sila ng, ano tawag nito. Basta marami din silang pinabayaran yung ano, yung factory worker. Tapos, kaming caretaker, sa aming kontrata, dapat, ano lang, kontrata namin, dapat, matanda lang alagaan namin, nakalagay yan sa kontrata. Pero minsan, yung ibang amo, hindi nagsusunod ng kontrata. Pero sa akin naman, okay lang, kasi, syempre, pero kung mabait yung amo mo, but hindi mo na lang gawin din kung kaya mong gawin. Hindi gawin mo na lang, huwag ka nang umasa sa ano. Huwag ka nang mag-base sa kontrata kung okay naman sila at saka mabait naman sila. Pero minsan yung ibang amo kasi, ano din, tawag nito. May mga ano din sila, pero sa aking part okay lang din na ano, yung ganyan yung trabaho ko. Kasi dito sa bahay, parang ano lang din, yung ano mo na lang, ano tawag nito? Ang hirap mag-Tagalog. Ano mo na lang na sarili mong bahay. Tapos yun, nag-alaga ka para ng matanda. Ganon. Tapos, sa salary bracket naman, ang salary talaga ng, ano, ng caretaker, 17,000 salary bracket. Tapos, pag may 4 Sundays yun, kung hindi mo mag, hindi ka mag-off, may 2,268 ka. Yung ano mo, yung overtime payment. Kaso, may health insurance kang bayaran na 372 at saka yung broker's fee mo na 1,500. Kaya doon yung ikalta sa iyong tawag nito, sa inyong overtime payment. Tapos, yung matira sa inyo, mga 17,000 for 500, I think, na mga dyan. Ganyan talaga. Mga 17,500 labas na yung mga insurance na yun. Tapos, yung bayad mo sa broker mo, natanggal na yun. Dahil doon mo, you can cover sa overtime payment mo, sa overtime. Pero pag may 5 Sunday yun, madagdag pa sa sahod mo yun. Tapos, yung tawag nito. Kasi sa akin, dinagdagan ako ng amo ko ng 1,500. Kaya yung sahod ko, 19,500 na. Oo, 19,500 na. Oo, 19,500. Yan ang sahod ko. Tapos, pero tawag nito. Pero every pag first year ka sa Taiwan, 6 months pagka 6 months mo mag-medical ka ulit, 2,000 ulit. Pag 1 year na yun, yun na ang pag 3 years mo na, pag 2 years mo na yun, 1 year na talaga yung medical mo. Every medical magbayad ka ng 2,000 NT yun. Hindi peso. Kaya minsan, matitira sa sahod mo is zero. Ayan lang, i-share ko sa inyo kung magkano yung salary sa Taiwan.
Salary bra. Kaya, kung may plano kayo mag-apply, try nyo rin ang caretaker. Kasi ngayon, see, lahat na ngayon, medyo malaki na rin sahod kasi sa gawa ng pandemic. Yun, malaki yung sahod dito sa kaluan ng caretaker. Sana, matapos na tong COVID na to para makauwi na rin kami kasi 5 taon na hindi ako nakauwi. Yung aking anak, malaki na. Shout out ko sa aking baby boy, na my one only baby boy. I miss you lang ga. Ayan, dyan na natapos yung aking salaysay sa aking salary. Ayan yung aking salary. Pero, wala na pang bayad out mo. Thank you for watching. And don't forget to like and share my video. Thank you so much mga palangga. Bye-bye. And I love you all. Sa lahat ng mga kaibigan kong mag-support sa akin lagi. God bless and bye-bye. I love you all. Thank you so much. And pati yung ngipin natin, naghiwalay na. Wala talagang forever. Pero mayroon together. Bye!